Okay, so magandang araw o gabi po sa ating lahat. So our topic for today is about D2 SIM card on Realme GT Master Edition. So kung paano po pagganahin yung D2 SIM card sa Realme GT Master Edition. Bago mag-umpisa, huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka sa ating mga video. So let's start! Ayon din sa specs niya is 5G ready na itong phone na to. So try muna nating tanggalin itong SIM tray niya by using this SIM ejector. So ang SIM tray niya is nasa gawing kaliwa sa may upper side ng volume control. So ito yung SIM tray niya. So naka micro SIM siya, no? Kaya tanggalin muna natin to. Okay, so try natin ilagay. So dapat nasa SIM 1 siya. So, try natin ilagay dito sa may bandang right side. So yung unang part na papasok dun sa SIM tray folder niya. So, sa SIM tray slot. Okay, so i-on natin. So nasa may bandang right side naman ang power button itong Realme. Okay, so kung mapapansin nyo, no, yung signal bar niya is automatic naka 4G na siya kaagad. So hindi katulad ng ibang cellphone na na-try natin sa mga naunang video. So mamaya papaliwanag po natin yan. Ano. Okay, so tignan naman natin itong data niya. So yan, no, nakita nyo dito is automatic naka-open yung data niya. Try naman natin mag YouTube, no? So ayan, no? Medyo malakas din yung signal niya dito sa cellphone na ito kisa browsing. Sa refreshing rate, okay siya. So, try natin mag play ng isang song. So okay naman yung sa video niya, no, tsaka sa sounds niya, no. So minute na natin para hindi tayo ma-copyright. Yan. Okay, so try naman natin mag-FB, no. So ayan. So humingi pa ng mga sign up. So dahil bago pa itong cellphone na to, no. So later na lang, no. So click muna natin itong settings, no. So may titignan lang tayo dito, no, dito sa may SIM card and mobile data niya. So ayan, ito yung SIM card niya. So doon sa information and settings. Okay, so ayan, no. So kung mapapansin niyo, naka-on na yung BOLTE calls niya, no. So di katulad ng ibang phone, walang ganyan. Okay lang mo pang kung meron man, kailangan mo pang i-program. So dito automatic na siya, no, sa cellphone na ito. Okay, no, so okay naman yung internet niya, no. So try naman natin mag-call. So try natin itong dito sa other network.
dito to globe naman, no? Dito sa phone na to, no, Realme GT Master Edition. So ang kinocall natin itong cellphone na gamit nating pang video, no. So kung kaya mapapasin nyo, biglang mawawala yan pagka gumana na siya. Yun, no. So ito nyo, wala siya, no. Wala kanina. So katulad nga nung sinabi ko, no, itong ginagamit nating pang video is yung unang ginamit natin sa D2 SIM, itong Oppo F1S, no. So pa yung bibideo natin dito sa Realme. So ngayon, try naman natin mag-call doon sa isang phone na ang gamit ay smart. Ring. Sasagutin na. So, na-try na rin natin ang call. So, ngayon, try naman natin ang mag-text. So ayan po, no, nakapag-text na tayo, nakasend na natin ng message at na-receive na rin dito sa isang cellphone. So try naman nating balikan itong settings niya, no. So tulad ng sinabi ko kanina, may papaliwanag tayo kung bakit naka 4G na yung internet niya, no. So tignan natin itong SIM 1 information and settings niya, no. So dito sa may access point names niya. So dito sa APN niya, no. So makita natin dito naka-indicate na yung internet.dito.ph at saka yung MMS. No, di katulad sa ibang cellphone na kailangan pa nating i-edit o ilagay itong mga APN na to, no. So dito sa Realme GT Master Edition, so nakita natin pagsaksak ng SIM is naka 4G na yung signal ng internet at ganun dito sa access point niya, hindi na kailangan pang i-modify. Okay, so that's all. Hope na natuto na naman kayo dito sa ating video na to. So, explore pa natin na next video itong Realme GT Master Edition na to, no. So, try pa natin exploring ibang features niya, lalo na doon sa camera, no. Just keep on watch and learn. Thank you.